So, heto na nga po mga Kwon Stories, as we all know, marami nga po ngayong mga analyst ang duda sa nagawang pagbabago ng front office ng Warriors sa pagkawala ni Klay Thompson. Mismo ang team owner na nga po ang nagsabi, hindi nga po nila sasayangin ang mga huling taon ni Stephen Curry sa kanilang team. Kaya naman, si Joe Lacob na nga po ang nagsabi, gusto nga po nilang makuha si Giannis Antetokounmpo para ma-partner sa kanilang superstar. Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ang balitang eto na nga daw ang revenge season ni Anthony Davis. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kuponan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga Kwon Stories ng responsable. Kahit man nga po mga Kwon Stories matagumpay na nakabuo ang Golden State Warriors ng bagong lineup na ipapalibot kay Stephen Curry matapos umalis si Klay Thompson, nananatili pa rin naman nga pong questionable kung magiging competitive sila o hindi. Well, sigurado nga po na magpapakitang gilas sa dyang hindi rin naman nila alam kung sino ang kanilang iba pang malalarong mag-i-step up para tulungan nito. Kaya dahil dito, mismong team owner na ng Golden State Warriors ang nagsabi, gusto nga po niyang kumuhang muli ng bagong superstar na maipapartner kay Stephen Curry. Sa katunayan, ayon sa ibinulgar ng NBA insider na si Sam Amick ng The Athletic, gusto nga po nitong makuha ang matagal na nilang target na superstar na si Giannis Antetokounmpo mula sa Milwaukee Bucks. Siyempre, kahit gustuhin nila itong makuha sa lalong madaling panahon, mahihirapan pa rin sila dito. Gayong nga, kailangan nga po nilang mag-offer sa Milwaukee ng napakalaking package na bubuhin ng halos lahat ng mga batang player at draft pick. Bukod dyan, kakailangan rin naman nga po nilang kumbinsihin si Giannis na lumipat dito. Sa ngayon, medyo malabo pa na itong mangyari, lalo pat kakapirma pa lang naman nga nito ng extension, plus nasa contention pa rin naman nga po ang Milwaukee Bucks dahil kay Damian Lillard. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman sarado ang posibilidad na lumipat ito sa ibang team kapag nabigo muli ang kanyang kuponan. Samantala, matapos nga po ang ilang araw mula ng kuni ng Lakers ang kanilang bagong sentro na si Christian Coloco, opisyal na nga itong pumunta sa pasilidad ng Lakers para pirmahan ang kanyang two-way contract. At kasabay niya na, ibinulgar nga po na jersey number 10 ang gagamitin bagong numero para sa Lakers next season. Bukod dyan, ibinulgar nga po ni Coach JJ Redick na malaki ang posibilidad na si Christian Coloco ang maging bagong backup center na kapalitan ni Jackson Hayes. Hindi pa rin naman masyadong develop ang laro ni Colin Castleton habang hanggang training camp lamang ang kontrata ni Kaylor Kelly, at kasabay ng pagsali ni Coloco sa Lakers, agad nga siyang ikinumpara sa dating sentro nila na si JaVale McGee. Yes mga Kwon Stories, siya nga daw ang McGee 2.0 since halos parehas lang naman ang katawan at galaw nila. Meron itong shot blocking presence at meron pa siyang athleticism, at pagkakaiba lamang ay mas decente nga po ang shooting ni Coloco, kaya mas matutulungan nga nito ng husto si Anthony Davis na balak magkaroon ng revenge season ngayong taon. Sa inaasahan pagbabalik nito sa kanyang original na power forward, magkakaroon nga po ng fresh start ang kanilang team kung saan may pagkakataon na siyang ibalik at ipakita muli ang kanyang tunay na laro. Ito na nga ang isa sa mga dapat katakutan ng mga NBA teams at dapat pakaabangan ng mga fans.